Hello mga kasabong, samahan nyo ngayon ako sa episode ng ating Satsuna Backyard Game Pals at bibigyan namin kayo ng tip para sa single mating breeding. So single mating breeding again, so review lang mga kasabong. So ito yung breeding strategy natin kapag yung inahin natin is minimate lang natin o pinapababahan sa isang specific na broodcock lang. So yung broodcock natin pwede siyang bumaba o maipagmate sa ibang mga inahin. Pero yung mga inahen, bawal lumipat ng tandang. So, bakit natin yung ginagawa? Again, para masigurado natin na yung lahi nung ilalabas ng inahen na yon is dun lang sa tandang na yon. So, kung makikita nyo, tip para dun sa mga walang battery cage or walang masyadong space. So, pwede kayong gumamit ng breeding pen. Sorry, ng scratch pen. So, tulad nito. So, hindi siya breeding pen, scratch pen lang siya. So nilalagay natin yung mga inahin or brood hen natin or pullet. And malapit siya dun sa kanyang broodstag or broodcock. So ito ang ating broodstag. We have here Henny White, medium station pero bultong katawan niya at saka maganda lumaro, salto. So ang kinocross natin dito is yung ating yellow-legged hatch, which is ground yung laro niya na inahin. Ito siya, yellow-legged hatch siya. Yellow leg, magandang katawan, saka maganda din ang mga inaanak niya. So, ito ang gusto nating i-achieve, yung laro niya na salto. So, i-cross natin sa grounder na inahin. So, magiging yung laro niya isakto lang. So, next na kinocross natin dito. So, makikita nyo, kalapit niya lang yung ano, yung broodcock niya ng inahin na yun. So itong next pullet natin is Jabez Black na pullet. So umakita nyo, itong high station naman to. Maganda din ang katawan at saka maganda yung balahibo, maganda yung buntot. So ito yung cream of the crop natin na nalinyada dito sa Satsuna Backyard. So i-cross din natin siya dito sa white henny natin. So actually itong Jabez Black na to is may lahi siyang henny lines din siya. So ang gusto natin i-achieve dito is black or white henny din na lalabas. So same yung laro nito, pare silang salto. But ang hinahabol natin dito yung kulay saka yung katawan. Then meron tayo dito pullet na sweater. So ito siya yung currently naasaya lang din sa may paitlogan kasi kaitlog niya lang kanina. So na-harvest na natin yung itlog niya. And again, dito siya natin minimate sa ating white henny. So, halinhinan lang yan. Kahit daily natin siya imate or pababahan, okay lang yan. Kahit may ligdang tayo ng isang araw. So, ang importante, nakapahinga yung ating broodcock or broodstag. So, once a day lang natin siya pinapamate. And artificial yung ano natin. So, nilalapit lang natin yung inahen sa broodcock. So ito, so yung tip mga kasabong. So tatlong inahen sa isang broodcock. So daily lang yung ano, pag-meet. And namamaximize natin yung broodcock natin. So ito yung isang set naman natin. So meron tayo ditong sweater na yellow leg. And bata siya at saka maisig. And medium station lang din siya. So ang pinagkukrasan natin is itong isang McLean hatch na galing sa farm natin. So mid to high station to at maganda yung katawan and straight comb. So kung makikita ninyo ano, maganda ang kalatis ng inahin na ito. And binibreed natin dito sa maganda din ang balahibo. So ang target natin dito, so sana maglabas siya ng ponkan na hatch yung kulay. So ito is hindi pa natin natetesting kasi newly acquired natin yung hatch na to. And sana maganda yung kalabasan. So yung next na naka single breeding natin dito is itong gold naman natin na inahen. So ito is last breeding season, isang stag lang yung napalabas natin dito. So medyo matungmal siya, umitlog, and kailangan talaga ng tiyaga. So na-acquire din natin to sa farm. So yung isang na palabas nito is okay yung laro, and gusto nating i-continue yung ano niya, yung bloodline niya. So makikita nyo yung kulay niya is gold.
halos kakulay nitong ano natin, brood stag. So gusto natin palabasin purong ganyang kulay yung ano. So alam niya pag pogi ang manok, mas mabenta kahit hindi na nilalaban o hindi na binubutaw. So ito mga asabang, so makikita nyo, kahit umitlog sila sa breeding, sa scratch pen, so kinokollect na lang natin sila. So meron din tayo ditong ano, isang nest sa isang scratch pen. So if may time tayo, inabutan natin silang hindi pa umiitlog pero paitlog na, nilalagay natin sila dito para hindi nababasag yung itlog. So pag umitlog sila dito, mamarking natin yung itlog. So may lapis tayo dito sa tabi. Then tatanggalin natin yung inahin. Papalit naman natin yung mga ibang inahin na iitlog. So ganun lang yung strategy natin. So yung ating itlog na nakakollect dito sa single breeding mating natin, nilalagay natin sa rep para may store, then dadalhin natin siya sa ano, sa incubator. So ito mga kasabong, so makikita nyo, ito yung mga na-collect namin na itlog sa isang linggo sa ating limang inahin, single mating. So gumagamit tayo ng dalawang brood cock. So dun sa isa, tatlo. Dun sa isa, dalawa. So makikita nyo, yung na-mention ko kanina, so may mga markings yan. So yung sa sweater natin, yung mark niya is letter A. So yung lahat ng letter A, so ibig sabihin cross yan ng ating sweater at sa anong henny. So makikita nyo, may date din. So kung kailan siya umitlog, sinusulat ko yung date para alam ko yung fertility ng mga itlog natin habang tumatagal na hindi sila na isasalang kagad sa incubator. So syempre pag bago, mas maganda. And kapag luma, natitrace din natin kung healthy pa ba yung ano, yung ating itlog. So kapag bago, mataas yung hatchability. Kapag luma, syempre bumababa na yun at prone sa sira. So ito yung mga itlog natin. So lahat yan may mga marking. So makikita nyo yung marking, letter G. So that's for gold. Yung B para sa black natin, sa JB's black. Yung H natin para sa hatch natin. So lahat yan may mga date tayong nilalagay. And again, kapag na-complete natin to ng 30, pwede na natin itong dalhin sa incubator. So yung, by the way, kailangan mamili pa rin tayo. So hindi lahat ito madadala. So tulad nito, medyo maliit yung itlog niya kasi pulit siya. So kailangan piliin natin kung alin yung malaki para hindi sayang yung ating pagbibreed. So kung maliit yung lalabas, maliit lang din yung magiging tandang. So baka ano lang, masayang lang. So paano mga asabong, hanggang dito lang yung ating episode. So single mating breeding. And sana may natutunan kayo and sana ma-apply nyo din dito sa inyong mga palahe. So good luck mga asabong and enjoy yung ating pagsasabong. Ingat!